So what happened here, guys, is I'm just getting the water from that pond into this tub. So kanina nakapaglagay na rin ako ng bagong tubig dito. Actually, this is a new water na with this old stock water. So yan. What's up, mga kahayop? Nandito na naman ang inyong pet master. And welcome to my channel. So, yun, no? Sa lahat ng mga nagsusubscribe, yung mga viewers natin, at saka yung mga continuous na sumusuporta sa ating video. Yun, maraming thank you. I love you, mga paps. So, yun, no? Salamat. Kasi hindi kayo nagsasawa na manood, no? Kahit minsan yung mga topic natin ay natalakay na rin ng ibang mga magagaling. So, ngayon naman, ang pag-uusapan natin, mga kahayo, ay tungkol sa mga love story. Ay, nako. Marami na naman dyan mga kinikilig. Sigurado yun. So, sa mga in love dyan, maganda tong pag-uusapan natin. Dahil pag-uusapan natin eh, tungkol sa pag-ibig. Hindi lang tao ang may puso. Pati ang isda, meron puso. Bukod sa airbags at saka bituka, meron din silang puso. So, pag-uusapan natin yung mga kahayo. And bukod dyan, before tayo mag-inlaban, mag-shoutout muna ako, no? Pasensya na kayo, medyo marami isa-shoutout natin. Eh. Mga nasa 1 million to. Hindi, konti lang to. So, ayun. Shoutout sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. Sa Roswald Roque, maraming salamat. Gappy Fish from QC. Thank you. Kay L.I. Saak, boss, salamat ah. Kay Madam Rosaline Tiambao, yung Ornamental Fish Angeles City. So, kung mga tiga Angeles Pampanga dyan, if you're looking for a fish and for an aquarium at saka pogi at magandang seller, you can visit their farm. Alright, check their page and also their YouTube channel, Ornamental Fish Angeles City. And also kay Stephen Lee. Ayan ha, Chinese yan. Nakakausap ko ng Tagalog. And also kay Sir Jason Herrer. Yon, Herrera. Sa tiga kabanatuan naman siya. And kay Sir Jewel from Bulacan, Bulacan. Maraming salamat, sir. And also mga kahayop, no, huwag nating kakalimutang i-suporta. Kung sinusuportahan niyo ako, suportahan niyo din 'tong mga tao na 'to. Dahil isa sila sa dahilan kung bakit ako natututo at saka ginaganahang mag-video. So, 'yun, Sir Mo Platipi. And Sinex. Ah, dati Sinex P vlog, eh. Sinex vlog. Ah, Steve. And kay Samuel TV, tama ba? O, basta yun. And yung kay Joroa. Yeah, maraming salamat sa mga kapwa ko vlogger and hobbyist din ng isda. And also sa aking mga mentors and master, Sir Jacob of Wachupong. Sir, ingat ka, frontliner po siya. Isa po siya sa mga isasabayani natin ngayon dahil kumakaharap tayo ng sa COVID-19. So, sir, ingat po kayo dyan. Protect yourself po. And also kay Tatay Tomping. Tatay Tomping, I miss you. Miss ko na yung mga kwentuhan natin dyan. Tsaka yung kape natin. And also kay Tatay Romac Pets. Yung creator ng
Romac Solutions, yun. And also kay Sir Ernesto, ang aking bagong mentor. Ayaw niya magpatawag ng master. Kaya, sir, salamat po. So, balik na tayo sa ating topic. Ang pag-uusapan natin is about love. Kasi hindi lang sa tao, hindi lang tao mga nagmamahalan, pati ang isda. So, I have two kinds of male here and two kinds of relationship. Ayan, yung mga mahilig sa relationship at isda, pagsasamahin natin yan. Number one is we have the breeding of angelfish and also the breeding of guppy. So, within these videos, as you can see, galing sila sa isang community pond. Doon talaga kasi ako naglalagay ng isda. And I don't scared kung magkaagatan sila o hindi. Kasi I know na hindi sila magkaagatan. So, yan, mga kaayop, no? And yung, just like what I've said nga, naka-community kasi mga angelfish ko. Kasi that's the only way I can know kung male ba or female ba yung angelfish ko. Or yung masasabi ko na pair sila kapag naka-community sila. Kasi sila yung you can see on their actions. So, yun, yung parang sa relationship ngayon sa mga tao, di ba? Sa dami-dami ng tao dito, sa mundo, si girl at saka si boy, magkakatagpuan yan. And, dito natin masasabi na may dalawang uri tayo ng relationship na makikita sa pag-iisda. So, yun nga, yung angelfish, may pairing na nangyayari kasi. So, nandyan yung kapag magbibreed na sila is si male angelfish is poprotektahan niya si female angelfish habang inaayos or nagne-nesting yung female angelfish. So, habang nagne-nesting siya at naglay siya ng egg, pinoprotektahan siya ng male angelfish. And, remember this, mga hayop. Walang angelfish na lalaki na mambababae. So, sunod ng mga naghahanap ng loyal dyan. Mga hobbies ng, or mga keeper ng angelfish ang hanapin nyo. Sigurado, loyal yan. Parang ganun din kasi ang angelfish. So, walang pwedeng makalapit. Kasi ang ugali ng angelfish is kakainin nila yung mga small eggs na nandun sa nakadikit. So, yan. I just, as you can see, tinransfer ko sila sa isang basin and yun, naglagay ako ng slate which is improvised, paso lang yan. So, yan. Dyan na sila magbe-breed. Now, on the other hand, there is also a relationship na masasabi natin na kung si angelfish is loyal, eto namang isa na to. Maliit to, pero matindi to. Ito ang legit na fuckboy. So, dito, sinasabi nga nila, sa limang babae, apat hanggang limang babae, usually nakukuha natin to tryo. Kasi yung tryo, dalawang babae sa isang lalaki. So, imagine nyo yun. Yun yung pinaka-basic. And then, yung ibang breeder ang ginagawa, limang babae. Hey guys, limang babae sa isang lalaki. So, handa na kayo malaman kung ano yun, mga kayo. Yeah, right. Guppy fish. So, yan, si guppy fish. Binukod ko na rin siya. Actually, pairing lang kasi talaga sila. Pero once na nagsama ka ng mga female dyan, is pwedeng magkaroon ng tendency na magkaroon ng pregnancy, mabuntis, or mabuntis sila. And within the period of days, maglabas sila ng mga fried. But there is one truth when it comes to guppy breeding. Si female kasi, maselan yan. Hindi yan basta-basta papayag na ma-mate siya nung male na guppy kahit ganong kasipag yan. But there is a positive, there's a positive thing or characteristic na makikita natin sa mga guppy fish.
kahit na ilang beses silang i-busted at i-busted ng mga babaeng guppy, they will still push themselves para lang masungkit yung matamis na oon ng mga female na guppy fish. Sad to say, kahit na anong pilit natin, pag ayaw sa atin, talagang lalayo sila. Hindi na natin marireceive yung oo. So, yun, mga kaayaw, no? Angel fish, though they are different, magkaiba kasi sila ng style ng breeding. But, they're still fishes. So, yun, magandang implication yun, no, mga kaayaw, no? Sa mga kagalang-galang nating kababaihan dyan. Eh, kitang-kita naman. If you're looking for a male, I mean, if you're looking for a partner, gaya nyo angel fish, yun ang hanapin nyo na loyal sila. And, sa ating mga guys naman, no, sa mga, gawin natin yung characteristic ng guppy. Mix pala. O, yung mga nag-iisip dyan na gawing characteristic yung pagiging fuckboy, hindi yun. Kasi yung sabi, gawing characteristic. Yung bigyan naman natin yung sarili natin ng effort. Ayun, magbigay tayo ng effort. So, yun. Ganun din ang success ng breeding natin, mga kaayok. Hindi siya basta-basta kapag nagsama ka ngayon ng isda sa isang plangga na kinabukasan, magbibreed ka na, magkakaroon ka na ng mga fry. Tapos, another 3 weeks, pwede ka na magbenta. And then, hindi ganun. It takes a lot of enjoyment. Yun. And learnings na ma-acquire natin bago tayo magkaroon ng sinasabing extra income. So, hindi po ako against dyan, no. Actually, yan yung business ko. So, sa mga gustong makipagkilala sa akin dyan, single din po ako. Hindi, ibig sabihin ano po ako, yan po yung business ko. So, yun, it takes a lot of effort, patience, hindi yan basta-basta. So, yun, ini-encourage ko yung mga nai-stress dyan. Pwede kayong kumuha ng mga bagong isda, or pwede kayong mag-alaga o mag-acquire ng isda. Hindi naman sila mahirap linisin, hindi rin sila mahirap alagaan. So, yun, you can see a lot of videos, but I will upload some videos na related dun sa mga bagong nag-aalaga ng isda. So, you can check or you can have a guidelines kung paano makapag-alaga ng not exactly tama, pero hindi naman mali. Alright, so yun mga kahayop, no. Maraming salamat sa inyong time. Isang makahayop na eksena na naman ang ating pinag-usapan. Nawa ay may natutunan kayo sa inyong pet master. So, ingat, keep safe, and konting panahon na lang, pwede na tayong maggala-gala. So, maraming salamat ulit, mga kaayo. Ciao!